Yan na. Nakakaaliw ang palaro sa Pamalaran Festival sa Lawaan, Antique. Mahirap ihulihin ang bibi, guys. Habulan ng bibi sa dagat. Okay, guys, sinangla malaki ang bibi. Pero sa kalagitnaan ng kasiyahan, pagpapalapit na bang ka sa amin, parang babanggain kami. At nangyari ang hindi inasahan. Isang lalaki ang tinamaan ng nakakabit sa bangkang Elisi. Oh my God, may naiko, guys. Pula ang tubig eh. Oh my God. Humingi sa akin siya ng tulong. Lalabas ng dugo, walang tigil ng labas ng dugo. Laban ka! Hindi yung mga anak mo, asawa mo lang, sumali ka dito. Ngayong panahon na naman ng mga fiesta, gaano ba kaligtas ang pagdadaos ng mga palaro sa inyong bayan? Sa Antique, na-caught on cam ang isang bangkero na parang nag-e-exhibition sa dagat. Nag-e-ensayo para sa darating na kompetisyon. Ang hindi niya alam, ang Elisi ng kanyang bangka, meron na palang natamaang tao. Hapon nitong April 29. Ayan na. Nung kumasa sa hamon ng habulan ng bibe, ang grupo ni Hansel. Niyaya po kami ng kabro ko na si Bo Hansel. Masaya siya. Parang bumalik yung pagkabata niya. Mahirap ihulihin ang bibe, guys. Pero ang bibe, listo! Magbiro ka lang sa lasing, wag lang sa bibe. Pero si Hansel, determinadong mahuli ito para sa premyong 2,000 pesos. Sabi niya sa amin na kailangan natin palunin ito para may uwi ako sa pamilya ko. Hati-hatihan natin yung premium. Silang napansin. Pagpapalapit na bangka sa amin, parang babanggain kami. Nakita niyo yung isang kasamahan ko, doon sa pumunta sa kabila. Yung bangka, nakadireksyon sa akin. Nakita niya ako, tapos lumiko. Pero sa pag-ilag ng bangka, iba ang nasagasaan. Si Hansel, nadali ng Elisi ng bangka. Pula ang tubig eh. Nag-ikot ang kamera ko, nakita ko nga namin mga dugo at yung sinisigawan na yung mga tao. Nakita yung sugat na malaki dito sa ano, sa lamunan. Nasabi sa akin na, bro, tulungan mo ko. Yung nilawakan ko yung kamay niya, tapos nila ko papunta ng sa tabi. Sa labas ng dugo, walang tigil ng labas ng dugo. Sabi ko mo, laban ka! Yung mga anak mo, yung anak mo, hindi niya alam na asawa mo lang, sumali ka dito. Agad nilang isinugod ang kanyang kaibigan sa ospital. Abang nasabihay kami sa papel, yung dugo, walang tigil yung paglabas. Si Hansel, dead on arrival. Samantala, nung mga sandaling yon, ang kinakasama ni Hansel na si Anna May. Pumunta ko sa bahay yung kapatid niya, na disgrasya daw ho. Tapos hindi ho ako naniniwala. Dali-daling sumugod sa ospital si Anna May kasama ang 4 na taong gulang nilang anak. Nakita ko po na wala na ho talaga siya. Akala ko lang nga ako natutulog na siya dahil yung mukha niya ho eh, napaka-aliwalas. No, hindi ho talaga ako naniniwala kasi napaka-imposible naman ho kasi kanina lang ho nandyan siya tapos ganun ho mangyayari sa kanya. So, hindi ko yan matanggap ang patay bata ko. Naiyak ako eh, parang masama agad loob ko nga mo na natabo sa bata ko. Na-miss niya na daw po si papa niya. Masipag ho siya. Ginagawa niya ho lahat para ho sa amin ang anak niya na maibigay niya lang yung gusto ng anak niya. Itong mga nakaraang linggo, nawalan ho siya ng trabaho. Kahit ano na lang po ginagawa niya para ho makakita ng pera para din ho sa pang-araw-araw namin. Nagpupuyos ang kalooban ni Anna May sa bangka na sa gitna ng laro. Arap ko iba! Woo! Ah, exhibition!
pila nagpakitang gilas paraw. Ba't ang dami-dami tao? Ba't dito ka pagdumaan? Galit ako sa tao na nagbanggas kanya. Gusto ko makuha po yung ustitsa para sa asawa ko. Nalaman ng aming team na bago pa ang habulan ng bibe, isinagawa muna ang parumba o boat race kung saan nga nang galing ang bangkang naka-aksidente. Mayroong barangay clearance permit, municipal clearance, coast guard. Ngayon, umaga, nag-start kami ng local na parumba ng bangka. Pagtapos ng lima karira, stop na yung karira dahil nag-iiba na yung ano ng dagat. Yung isang pambot, umalis at tinistingan na siguro yung pambot niya. Ilang minuto bago ang sakuna. Kalakos mapupunta siyang dalampasigan. Dumiretso siya sa tabi. Muntik na nga mabangga ng pambot yung ano ng Coast Guard. Nung sinigawan pa nga ng Coast Guard na, "Hoy, palayo ka!" Bigla siyang bumalik. Pag-ikot ng kamera ko, kita ko nga namin mga dugo. Itsura niya parang tulala rin siya. Yung parang hindi rin siya makapaniwala na may mga tao doon na may natamaan siya. Sabi po nila parang patawa-tawa pa po nung pagkatapos niyang ginawa yun. Kung ikaw ba naman po na matinoy ang utak mo, pagkatapos mong magawa yun, tatawa-tawa ka pa. Ang bangkero dinala sa pulis pero agad ding pinakawalan dahil wala pang kasong na isampa laban sa kanya. For inquest proceedings na sana yung ating suspect, ang mother ng biktima is nakapag-decide na hindi na po mag-file ng case. Iko na ipasaka po ang kaso, so naman kami karkwarta. Sinubukan naming kunan ng panin ang nagmaniobra ng bangka pero tumanggi siya. Gayunman, iginiit niyang aksidente ang lahat. Samantala, ang may-ari ng bangka nagbigay ng pahayag. Nag-announce si Mayor na stop na yung race, bukas na lang tutuloy. Before nangyari yon, nung aksidente, nagtitest run kami. Kinawayan na namin na dumaong na. Kaya lang, nagkataon na yung hulihan ng bibi, nandun na yung sa harap namin, na daungan namin. Nagulat na lang siya na nakasisid kasi daw, biglang dumungaw, kaya nasagasaan niya. Hindi niya na maiwasan. Yung nangyari nun, hindi po yung exhibition ni Mark. Doon pa lang sa laot, umiiyak na yun. Hindi yun tumatawa. Kasi ganun na nangyari, tatawa ka pa. Diba? Hindi mo naman sinasadya. Minimum na halaga na 100,000 pesos, ito yung binibigay talaga ng korte na minimum kung may namatay na tao. Kung hindi ako gusto nga pakaso, ang ano, sir, pangako kang 250. Pagkatapos, suportaran niyo yung anak niya, pag-asawa niya. Ang gusto ko, makuha po yung ustitsa para sa asawa ko. Gusto ko na ma-realize niya kung ano yung nagawa niya, kung anong naging result na nang ginawa niya. Pinagsunduan namin na kung anong kaya namin itulong sa pamilya, gagawin namin. Maalamahal ka namin, bro. Kahit hindi tayo magka-pamilya, magtubo pa tayo para magkapatid lang kami niyan. Kung nasan ka man ngayon, kabayan mo na lang kami ng anak mo. Huwag mo kaming babayaan. Tulungan mo rin ako na makaya utong pagsubok na to na binigay sa akin. Ayan na. Ngayong kabi-kabila po ang mga pista sa ating mga probinsya. Siguraduhin po sanang planado, ligtas at protektado sa mga kasiyahan ang mga manlalaro, pati na ang mga manunood para ang ating pagsasaya hindi mauwi sa trahedya. Yan ang pares, masarap pero murang pagkain. Nito lang Enero, itinampok natin ang kwento ni Diwata na naging kontrobersyal sa kinasangkutan niyang dating gulo. Bakit kayo sa kulungan? Kasi mga kriminal kayo. Ano mo ginawa mo sa akin? Ang ganda-ganda na mukha ko, sinira mo. Pero nag-comeback sa pamamagitan ng kanyang negosyo na pares. Welcome to Diwata Pares Overload. At mula noon, tila umubra ang mahika ni Diwata sa publiko. Nagpalipat-lipat man ang pwesto, ang kanyang paresan patuloy na dinarayo. Pang ilang kaldero na yan ngayong araw? Pang siyam na to, no? Hanggang ang kanyang paresan sa Pasay naging food trip destination. Ang ilan ka, sir? 263. Sa sobrang lakas nga raw ng negosyo ni Diwata, pati nasa tapat niyang paresan ni Juliet na hata at pareho na rin ngayong pinipilahan.
ang Encanto Pares Overload. Nasa ilalim ka ng puno ng mangga, tapos may musok-usok. Encanto na lang, para mas maganda. Ang nagpapa-espesyal daw sa pares ni Juliet, ang ginagamit niyang batok ng baboy, kanya munang iniihaw. Mostly kasi naririnig ko puro fry. Kaya sabi ko, less cholesterol naman tayo. Ang kanilang pares with chicharong bulakla, only rice, at soft drinks sa halagang 100 pesos kada serving. Hindi siya kagaya ng iba na piniprito-prito lang. Dating DH o domestic helper sa Kuwait si Juliet, kalaunan umuwi ng Pilipinas. Taong 2015 nung nagtayo siya ng paresan, yun nga lang, wala siyang permit. Pag na-clearing, wala po kami magawa. Lahat ng maabutan nilang gamit namin matatangay. Hanggang nakatapat na nga niya ang paresan ni Diwata. At kumbaga sa pelikula, nung una, nilampaso siya. Dumating sa point na kami ng tao ko, kaya ano, kulit kakain tayo sa harap para pag may nakakita ng mga dadaan, tumirma, inganyo sila. Pero dahil box office hit ang paresan ni Diwata, may ibang nainip na sa pila. Ang katwira ng mga tumatawid sa akin, sa sobrang haba ng pila, hindi na makapaghintay. Kung ano yung mapupunta sa akin sa dulo ng pila niya, accept ko. Hanggang isang araw, may food vlogger na naligaw sa pwesto ni Juliet. Sabihin man po nila, nakakompetensya daw kami ni Diwata. Okay, wala problema sa amin. Asang sa akin po, hindi ka kompetensya ang tawag ko po doon. After namin kumain kay Diwata, nakita po kasi namin na walang kumakain. So yun, tumalong po kami doon sa aisle. Pagtanong namin, same price, 100 pesos. At laking gulat niya, nung ang kanyang paresan na dati dinadaan-daanan lang, dinudumog na rin ngayon ng tao. Uy, ang dami na kumakain! Hindi ko na-expect na magbo-boom yung tindahan ko. Mula sa 6,000 pesos nilang kita kada gabi, ngayon, sa 12 oras nilang pagtitinda, kumikita na sila ng hanggang 100,000 pesos! Sinisikap ko na po talaga mag-ipon ngayon dahil naranasan ko na nga po yung mag-zero-zero. Hindi ko na magagawang iwanan yung mga anak ko para lang mag-abroad ulit ako. Ang paresan namang ito sa Quezon City, araw man o gabi, blockbuster! Sa halagang 120 pesos kasi, meron ka ng classic pares, only rice, only sabaw, soft drinks, at itlog. Busog! At sa mga nakakaluwag-luwag sa budget, must try din daw ang kanilang pares na hindi tinipid sa sahog. May braised beef, bone marrow, chicharong bulaklak, bagnet, only rice at sabaw, panula at itlog. For 250 pesos, hanggang 3 taon na ang mabubusog sa kanilang pares overload. Negosyo ito ng magbayaw na Keith at Jude. Mahilig kami kumain ng pares. Gabi-gabi po, nagpa-pares kami. Dumadayo po kami, saan po may mga trending. Kada araw, mahigit 1,000 tao raw ang dumarayo sa kanila. Kaya binabalikan kasi nga mura. Pero kung tahimik ang pila sa labas dahil gutom na ang mga naghihintay, sa kanilang kusina, parang may giyera. Kung saan non-stop na iniluluto ang nasa 800 kilos hanggang 1 toneladang karne. Si Keith, dating kusinero sa Italy, kung saan din siya nag-aral ng culinary. Si Jude naman, mekaniko. Kaya nitong nakaraang taon, nag-desisyon silang mag-food cart. Naging illegal vendor. Pagkadating po namin sa pupwestuhan po namin, may mga nakaabang na pong magpapaalis sa amin. Hanggang naisipan na nila Keith at Jude na magkaroon ng sariling pwesto. Nung may isang vlogger po na nakapag-vlog dun sa amin. Sarap. Itong sabaw yung bagay na bagay pag medyo may hangover ka. Hindi namin kinaya yung dami ng tao. As a food vlogger po, ang main goal po talaga namin is tumulong po na ma-promote po yung mga business na maihina po talaga. Kung noon, ang kita nila kada araw, 1 to 2,000 pesos, ngayon, umaabot na raw ng hanggang 6 digits kada araw. Ipinagpapasalamat din daw nila na nabigyan nila ng trabaho ang 70 nilang mga empleyado. Nakatulog pa ako sa mother ko na nagkakamok. Nabago yung buhay ko, napapadalan ko ng anak ko. Masaya po kami na marami kaming natulungan tao sa mga empleyado namin.
mga pares na alam natin ngayon, masabaw. Pero alam nyo bang ang sinasabing original nitong timpla? Yung masarsa at may balanse ng alat at tamisang sauce. Sa panahon pa lamang ng mga Espanyol sa atin, mayroon ng mga mangangalakal na Chino na nagtitinda nito. Ipinapares na ito sa isang mami bilang bahagi ng pagkain na kanilang inilalako, sa lalo na doon sa mga labas ng simbahan. Ang kainang ito sa La Loma, Quezon City, negosyo ng mag-asawang Lolita at Roger Chu. Siopaw, roasted chicken at beef mami raw talaga ang kanilang mga produkto noon. Pero dahil madalas daw i-request ng kanilang customer na ternohan ang beef mami ng kanin, tinawag itong pares. Nag-start siya dito sa mismong pwestong to, pero maliit lang siya. So, mga 6-seater lang siya. I-sear natin yung beef. Ito na yung broth namin. At doon na nga ipinanganak ang pangalan ng pagkaing naging comfort food ng maraming Pinoy. Beef stew na kalaunan pinaresan ng sinangag. Hindi yung masyadong mataba yung sabaw namin. Enough na siya yung broth lang mismo. So hindi na siya kailangan lagyan ng adit na additives. Dahil primera klase raw ang karne, 240 pesos kada order. Malaman, malambot, masarap. Hindi siya ganun katamis, hindi rin siya ganun kaalat. Pinasikat ng Jonas House ang Paris Meal noong 1980s. Maraming nagsasabing sila yung pwedeng original. If you trace back kasi sa history, we have withstand 44 years na. Pero katulad ng lagi po naming ipinapayo sa inyo, patok mang pagkain ngayon ng Paris. Hinay-hinay lang po tayo sa pagkain ng Paris, lalo na yung mga mataas sa fat at cholesterol, dahil nakakadagdag po ito sa mga health risks na dinadanas natin. Sa dami na ng yumaman at bagong umasenso dahil sa Paris, hindi lang ito tubong lugaw, tubong Paris. Ang Pilipinas ay isang archipelago na papalibutan ng mga dagat. Maraming mapagkukunan ng tubig. Pero bakit hanggang ngayon, katulad ng isang isla sa bantayan sa Cebu, tubig a problem pa rin? Sa alinsangan ng panahon ngayon, kailangan maya't maya tayong maligo at uminom ng tubig. Pero paano mo ito gagawin kung ang supply ng tubig nananatiling tuyot? Ito ang sitwasyon sa isla Muambok sa Bantayan Island, Cebu. Kabalinto na ang napapaligiran sila ng malinaw na tubig dagat. Pero ilang henerasyon na raw silang uhaw sa malinis na tubig inumin. Di na namin kaya diligan kasi ang hirap ng tubig ito. Sa mga kabahayan, kapansin-pansin ang mga gabundok na labahan. Patong-patong ang mga hugasin. Ang mga galon ng tubig nakatambak at walang laman. Ang halos 300 mga residente kasi rito, umaasa na lang sa tubig ulan. Hindi pa ako natao, walang tubig dito. Pero habang nagdadamot pa sa patak ang langit, kanya-kanya muna silang diskarte sa pagdedilihensya ng malinis na tubig. Tumatawid sila sa kabilang isla sa sentro ng Barangay Sulangan para doon pa mag-igib. 20 minutos ang biyahe paroon gamit ang demaki ng bangka. Alas 6 pa lang ng umaga, inihahanda na ng 71-anyos na si Tatay Rosibal ang 10 container ng tubig na kanyang pupunuin. Isa-isa niya itong ikinarga sa kanyang maliit at lumang bangka. Ang biyahe, inaabot ng 1 oras. Ang gamit niya kasing bangka, Desaguan. Desaguan.
dagdag kalbaryo pa na ang kanan niyang mata hindi na nakakakita. Pero hindi pa man nakakalayo ng dalampasigan, nagsimula na ang aberya. Ang bangka kasi ni tatay, may butas. Ay tubig sa luwang, naibustot ang panggot, magbulad sa init. Hindi pa man nangangalahati sa pagsagwan, hapo na siya. Kari akong baon nga, paan? Oh, lamot na Ginoo, pabug na sa dughan. Ako sa tubig kay murag wala nga akong tutunlan ba na ughan maayo gan may tubig nga dala. Nung nakaipon ng lakas, ipinagpatuloy ang pagsagwan. Tanaw ko sa may bangka tay, tanaw ko. Oo, kaayo gan sa may bangka kay maglingkod ka lang, magunit ka sa timon, tawhay kaayo. Hindi niya namalayan. Malapit na pala siya sa sentro ng Isla Sulangan. Ang pinagkukunan nila rito ng tubig, isang balon na nakakonekta sa mga kabahayan. Ito yung tangke na istaka ng tubig. Gaya ng ginagamit ni na Dolores na binabayaran niya buwan-buwan. Sa isang buwan, nakabayad ako ng 4,000. Para makamenos sa bayarin, si Dolores nagpapaigib sa mga dayo mula Isla Muambok na walang sariling supply ng tubig. Ang tig-init, ang kita namin araw-araw, 500, 300. Ang nababawi man para makabili ng para sa maintenance. Dito nag-iigib ng tubig si Tatay Rosibal. Dugi kon la ko giluya. Tatlong piso ang bayad sa malalaking container, 2 pesos naman sa maliliit. Dawata, Olivia. 40 naman ang bayad, 30 naman rin ako, kwarta, okay lang daw. Kay senior naman. Ikabit ko rin akong layag para makusog-kusog ang akong dagan, mahangin. Pero dahil mabigat na ang dala niya, mas mabilis na rin pinasukan ng tubig ang butas ng kanyang bangka. Napatigil siya nung nag-iba ang direksyon ng hangin. Pero may batsyag na ang akong mata sa kainit. Maayo gad ang may makina, sir. Dali-dali ako maabot. Salamat! Naabot na gad ako! Sa Isla Muambok, sinalubong siya ng kanyang misis na si Rebecca. Dahil ngayon lang sila nagkatubig, ngayon lang din sila makakapagsaing. Ang ipinanghugas ng bigas, siya namang ipinanghugas ng kaldero. Wa kami sang ikasigig palit sang tubig. Tungod sang kalisugod kayo, ma'am. Isod yung kayong isla. Nagkinanglanggad kami tubig sa matag-adlaw. Si Rebecca at ang kanyang bunsong anak na si Rian agad ding naligo. Para makatipid sa tubig, matapos magsabon at magshampoo, lumublob na lang sila sa dagat. Pagkatapos, pinipid nila ang isang pitchel ng tubig na pambanlaw. Makatoy, kung di ako magbanlaw. Hindi lang sa tubig panlinis at panluto, hirap ang mga tiga-Isla Muambok.
lalong-lalo na rin sa tubig inumin dahil maalat ang naiigib na tubig sa sentro ng sulangan. Si Ronel, umaangkat pa ng mineral water sa kabilang isla naman para maibenta sa kanyang mga kabarangay, 40 pesos kada galon. Naanad na sa mineral drink may pag-imnon, 25 ang ilidid doon sa bantayan. Makakita lang kami sa gamay nga. Para sa mga walang pambili ng mineral water, gaya ng pamilya ni Jezebel, ang tubig na inaangkat nila sa kabilang isla ang siya na ring tubig inumin nila. Kasi kapos talaga kami sa pira. Inuuna namin yung pagluluto ng bigas, tinitiis namin kahit maalat. Dahil wala silang sariling bangka, bumibili na lang sila Jezebel ng galon ng tubig sa mga tumatawid. Yun nga lang, mas mahal, 10 piso kada galon. 4 na galon kada araw ang kanilang binibili na pinagkakasya nila sa 10 miyembro ng kanilang pamilya. Sa isang linggo, kaisang beses lang po talaga kami maliligo kasi kulang po talaga kami sa tubig. Pag manglaba kami sa isang beses, sa isang linggo lamang. Ang ginagastos nila para lang magkaroon ng iinumin, malaking kabawasan daw sa kakarampot ng kita ng kanyang ama na isang mangingisda. Ang adlaw, 300. Nakaubos, 100. 40 pesos ang maibanan sa tubig. Ang akong kita, di pa igot ko sa akong biyay, sa akong kinanlanon. Imbis na pambili ng bigas, mapunta lang sa pambili ng tubig. Parang matakot kaming makasakit kasi parang hindi safe yung tubig na kinukuha namin sa sulangan. Kung minsan nga raw, sumasama ang kanilang tiyan sa pag-inom ng tubig na inigib sa kabilang isla. Dili na ako magpakulo, diretso na. Pagkatapos, ang tiyan ko magdaguok, mahirap kayo. Kapag wala kayong pambili ng gamot, tiisin na lang natin yung sakit ng tiyan ko. Ang apo naman ni Vivencia, 3 araw daw na ospital dahil sa pag-inom ng hindi malinis na tubig. Na-admit kami sa ospital sa bantayan, kami nang magtaik-taik siya. Sa study po natin, nagkakaroon na ng salt water intrusion ang mga deep wells. Hindi po kami nagre-recommend na inumin. Kung kailangan niya uminom ng tubig, dapat i-boil siya. Ang pinaka-safe talaga is yung sealed na mineral water po talaga. Sinubukan na raw noon na maghukay ng balon sa barangay Sulangan. Maalat talaga ang tubig. Sana matulungan niyo kami dito sa isla namin. Ang ilang dekada ng problema ng mga tiga-isla Muambok, inilapit ng aming team sa munisipyo ng Bantayan. Ang plano raw ng lokal na pamahalaan sa lahat ng islet barangay na wala pang tubig sa Bantayan, maglagay ng desalination machine o yung makina na pwedeng i-convert ang tubig dagat sa tubig na maiinom. Nagkaroon na siya ng desalination plant na ginawa niya sa mga islet barangays. So yun po yung nasa isla sa Doong para ma-priority yung mga pinakamaraming population. Malayo po siya sa ibang islet sitios, parehas na sa Muambok. Instead na desalination plant, may desalination machine na ibibigay sa kanila. Titingnan po yun, ma'am, next year. Kung ma-realize po next year yung budget, challenge po natin kasi na nasa isla po tayo na barangay. Ang groundwater natin ay kakaunti na rin. Ang surface water natin kakaunti rin na rin, lalong-lalo na kung hindi maulan. Pero habang wala pang kasiguruhan yan, kung kailan ito mangyayari, para kahit papaano, hindi na nila problemahin ang supply ng tubig sa mga susunod na araw. Tingkulong po tayo. Sinagot na ng aming team ang isang linggong supply ng tubig ni na Tatay Rosibal, Jezebel at Vivencia. Ngayong adlaw na ay, Tay. Meron ding nagbuluntaryong magbigay sa kanila ng tig isang galong mineral water. Para na rin po makatulong sa mga residente dito kasi wala ditong refilling sa isla nila. Ipina-check up na rin namin ang mata ni Tatay Rosibal. So yung sa mata niya, ang tawag po is senile cataract. Kung nandun sila sa baybayin the whole day, ang problem is the sun exposure. We will refer him po sa cataract mission. Nakon yung panawagan nga, naot nga, tabangan kami diri sa isla nga makunan sin tubig. Hinihiling namin sana makatubig po dito nga yung libre lang sana kasi walang-wala po talaga kaming pangbili. Salamat sa Ginoo, pabug na sa dughan. Pangunahing pangangailangan ng tao ang tubig para mabuhay. Kaya sana agad na mapatid ang pagkauhaw ng ilan pa rin nating mga kababayan sa tubig at aksyon.
Kamusta po ang hanap buhay niyo ngayon, tatay? Wala na. Wala. Naubos na yung nabunot na po. Anong pakiramdam niyo, tay, pag nakikita niyo yung mga backhoe dito sa Laot? Masyagot talaga yung ginagawa nila. Yung hanap buhay namin. Eh, katulad ngayon, nawala na kami ng pag-aanihan kung saan kami pupunta. Pumunta daw si tatay doon dahil gusto niya unahan sana yung mga nagbubunot. Oo. Kaso, wala na ho. Pandaw yung taungan pa, wala pandaw ako. Kasi yun lang ako talaga inaasahan namin. Dahil masakit po ako. Sabi nila basura, hindi po basura yan. Yan po ang kinabubuhay namin, yan po. Pagkain po namin yan. Ang mga magtatahong sa tinaguriang fishing capital ng Pilipinas, ang Navotas, nanganganib mawalan ng kabuhayan ang kanila kasing mga tahungan sa ngalan ng pag-unlad, binubunot at dinidemolish. Ang araw-araw na pakikibaka sa buhay at hanap buhay ng mga tiga-Navotas nakasalalay sa mga nahuhuli at naaani nila mula sa karagatan. Kabilang na ang mga tahong mula sa kanilang mga sariwang huling tahong na bagong ahon lang sa dagat, kung ano-anong mga produkto na ang kanilang naimbento. Steamed tahong, tahong gourmet, pati na tahong chips. Pero nag-aalala ngayon ang mga magtatahong ng Navotas. Ang industriya kasing ilang henerasyong bumuhay sa kanila, nanganganib na ngayong mamatay. Ang kanila kasing mga tahungan, papaksikan yung tahong, isa-isa na raw binubunot sa Laot. Talagang nakakadurog puso po yung makita ba na ang kabuhayan ay talagang halos wala na. Lahat daw ng ito, di umano, ginagawa sa ngalan ng modernisasyon at urbanisasyon. Sa simpleng salita, pag-unlad. Pero ang tanong nila, pag-unlad para kanino? Mas pipiliin pa nila yung karangyaan kaysa kabuhayan naming mga mahihirap na lahat po dyan po umasa. Ilan na ho ba yung nasirang tahungan dito? Kulang-kulang nasa 5,000 po. Ilang pamilya po yung affected nitong nangyayari? Marami. 5,000 po yun. Sa pangakong pag-angat at pag-unlad, bakit daw kailangang malubog ang kinamulatan nilang kabuhayan? Narating sa aming programa ang nagaganap na demolisyon sa mga tahungan sa Navotas. Kaya nitong Webes, nagtungo ako sa Navotas para siyasatin ang issue. Navotas, ang fishing capital ng Pilipinas. Dahil mula pa nung unang panahon hanggang sa kasalukuyan, dito nakasalalay ang supply ng isda ng Metro Manila at maging ng mga karatig na probinsya. Nakaharap kasi ito sa Manila Bay at dito rin dumadaong ang mga bangkang pangisda. 16 sa mga barangay dito nabubuhay sa tahong, hanap buhay na ngayoy nanganganib alang-alang sa pag-unlad. Pero tanong ng mga apektadong residente rito, paano naman daw ang mga katulad nilang maliliit? Isa sa maaapektuhang barangay, ang barangay Sipak Almasen, na nito lang March 16, ang kanilang mga tahungan, sinimulan na raw i-demolish. Kaya po isigaw natin ang panawagan, demolisyon ng tahungan! Tutulan, laganan, huwag kayong tulungan! Kaya ang mga residente, mainit na nagprotesta. Tulan, labanan, huwag pahintulutan! Dito nakilala ko si Romel, isa sa mga tumatayong leader ng mga magtatahong. Ilan na ho ba yung nasirang tahungan dito? Satensya po ma'am, kulang-kulang nasa 5,000 po. Ilang pamilya po yung affected nitong nangyayari? Marami. 5,000 po yun mo.
ang pagbunot sa kanilang tahungan, ginagamitan daw ng naglalakihang mga backhoe. Maraming mga residente sa Navotas sa pagtatahong umaasa. Meron sa kanilang mga busero o yung mga sumisisid sa dagat para anihin ang mga tahong. Pagkahango, yinakyak o sinisipa ang bulto-bulto nito para maghiwa-hiwalay. At saka naman paghihiwalayin ang malalaki sa mga maliliit. Pagkatapos, idiretso ang tahong sa lugar kung saan ito banye-banyerang ibinibenta. Dahil sa nangyaring pagbunot sa kanilang mga tahungan sa mga nakalipas na buwan, malaki raw ang epekto nito sa kanilang kabuhayan. Dagok para sa mga katulad ni Jennifer. Bakit steamed na ninyo ibinibenta to? Sa resto kasi hassle daw po maghihimay pa sila. Kamusta ang hanap buhay nyo ngayon? Mahina na po kasi ng mga nakakaraan taon po, asawa ko mag-harvest, gasolina lang po. Kung ano yung ma-harvest namin, amin na po lahat. Linisin po muna yung tahong. Dati ang kinikita raw ni Jennifer sa kanyang negosyo mula 30 to 40,000 pesos kada buwan. Pero mula raw nung sinira ang kanilang mga tahungan, kailangan pa nila ngayong mag-angkat ng supply mula sa ibang lugar. Kaya ang kanyang kita naging 10,000 pesos na lang. Anong nakikita ho ninyong remedyo o solusyon sa sitwasyon nyo ngayon? Sana bigyan kami ng lugar na para sa amin. Pinatay na industriya namin magtatahong eh. Diyan po kami nabubuhay eh. May inilatag naman daw na alternatibong pagkakakitaan ng gobyerno para sa kanila. Pero hindi raw yun sasapat. Ang tupad po, 10 araw lang po, 6,000. Ano ho yung tupad? Magwawalis ka ng 10 araw. Sa isang araw, may sahod kang 610. After 2 years, pwede ka uli mag-apply. Hindi po kami 10 araw lang kumakain. Tsaka yung pwede kang mag-loan, 5,000 to 10,000. Yun lang po ang inumong kayo. Bago nila sana ginawa iyan, naghanda sila ng livelihood program para sa amin. At tsaka ni Piso, hindi sila nagbayad. Para sa ibang magtatahong, hindi lang kabuhayan ang nawala, pati na rin ang kanilang buhay. Gaya raw nang nangyari sa mister ni Aling Lydia na si Rodrigo. Pakikwento nyo nga ho, ano po nangyari kay tatay? Noong April to ho, lumaot po siya. Pagsisidun niya, eh nakita naman kasama ho yung pinsang ko na nakatayan doon sa ilalim. Pag-out nila, may dugo na yung tainga, may dugo na yung ilong. Tinakbo nila sa Nabuta Hospital. Pagdating dyan, wala na ho. Hinala ni Aling Lydia, masyado raw dinibdib ng kanyang mister ang demolisyon sa kanilang mga tahungan. Pandaw yung tahungan, pangwala, pandaw ako. Kasi yun lang ako tuloy ay inaasahan namin. Dahil masakit po ako. Yun lang, dalawa lang ho kami. Wala ho talaga maghahanap po ay sa akin. Paano naman po ako ngayon? Pumunta daw ho si tatay doon dahil gusto niya unahan sana yung mga nagbubunot. Oo. Tama ho at ba? At saka aani sana ho sila. Kaso? Wala na ho. Gusto ko matulungan lang ho ako kahit magpagamot lang ho ako. Magpagamot ko lang ho. Pupunta tayo ngayon doon sa laot para makita natin kung saan nakatanim yung mga tahungan ni na Tatay Budoy. Ang dagat ngayon, bukas makalawa, magiging lupa. Yan ang reclamation na tinatawag nila. Na sa paglipas ng maraming taon ay nangyari na nga dito sa Manila Bay. Pero sa paglipas nga ho ng panahon, nireclaim ng mga kinauukulan. Kasi kailangan ng karagdagang lupa. Pero sa kabilang banda naman, eh yung mga mangingisda at yung mga naghahanap buhay sa dagat, paano naman daw ang kanilang karapatan na makapamuhay na ginagawa nila sa mahigit 4 na dekada na? Ganun na lang daw ba? Na sa isang araw, yung kanilang mga tahungan, mabubura, magiging reclaimed area, katulad ng mga nangyari sa nakalipas. Anahaw na po yan tayo, no? Ayan na po yung mga palatandaan nung kanilang mga tahungan. Yung iba, nadaanan na namin, wala na, malinis na kasi nabunot na. Ito na lang yung ilan sa mga natira. Ang sabi, mahigit 2,500 na mga tahungan
ang nabunot. Ang natitira na lang ay kalahati na lang. Habang nag-iikot, ang agaw pansin talaga. Ang mga naglalakihang backhoe sa laon. Sila ho yung bumubunot ng mga ano? Yung dalawa po yun, dalawa. Ano sabi sa inyo, bakit daw binubunot? Lilinisin daw nila yung dagat kasi marumi raw. Anong pakiramdam nyo tayo pag nakikita nyo yung mga backhoe dito sa laot? Masakit talaga yung ginagawa nila, yung hanabuhay namin. Eh katulad ngayon, nawala na kami ng pag-aanihan kung saan kami pupunta. Dati, 370 anahaw o tuhugan ng tahong ang meron daw si Tatay Budoy. Ngayon, ang natira na lang, 50. Kamusta po ang hanap buhay nyo ngayon, Tatay? Eh, katulad ngayon po, wala. Naubos na yung nabunot na po. Paano po kayo ngayon? Ano hong balak nyo? Wala kaming pagkakuhanan. Ano lang namin yung nakikiani lang kami sa ibang may mga tao niya natitira. Minsan, kapakarte kami ng 400, 500. Pangalit lang kita. Kaya si Tatay Budoy, umaasa na lang ngayon sa munting sari-sari store ng kanyang misis. Bigla-bigla na lang, parang winalis na basura. Masakit talaga yung ganun na ano, kasi doon ko binuhay ang mga anak ko. Dekada 70 pa lang, isa na ang pagtatahong sa bumubuhay at inaasahan ng mga Tiganabotas. Ang tubig daw kasi mula Manila Bay na dumadaloy sa kahabaan ng lungsod, may tamang antas ng alat o salinity na mainam daw sa pagpapalaki ng magagandang klase ng tahong. Siguro dahil sa level ng pollution natin, like mga agricultural runoff, mga sewage, yung mga nutrients na ito ay nagsisilbi silang pataba para sa mga lumot na kinakain ng mga tahong. Kaya nagtatrive actually yung mga tahong sa mga polluted waters gaya ng Manila Bay. Pero ang industriyang kalahating siglong bumuhay sa kanila, nanganganib na ngayong mabura. Taong 2018 kasi, inaprubahan ng PRA o ng Philippine Reclamation Authority ang NCBRP o ang Navotas Coastal Bay Reclamation Project. Magtatayo raw dito ng mahigit 3,000 socialized housing o mga tirahan, mga park, commercial establishments, tricycle and pedicab terminals, pati na raw organized vendor areas o mga pamilihan. Ito ang iniisip ng mga dahilan ng mga residente kung bakit puspusan ngayon ang pag-demolish sa kanilang mga tahungan. Pero nito lang nakaraang taon, ipinahinto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng reclamation project sa Manila Bay, kabilang na rito ang NCBRP. Ang DENR o ang Department of Environment and Natural Resources nagsagawa naman ng tinatawag nilang Cumulative Impact Assessment sa Navotas para raw masusing pag-aralan ang mga pangmatagalang epekto ng reclamation sa lugar. Ramdam yung mga malalaking proyekto na nangyayari sa kasalukuyan. Dito sa aking kaliwa, yung papuntang Bulacan, nandyan yung airport na bago. Dito naman sa kanan, yung towards Mall of Asia at Pasay, nandyan yung malawakang reclamation project. Bukod pa dun sa mga naunang reclamation project ng gobyerno. So yun nga lang, sa pagitan ng mga proyektong ito, yung mga barangay na ang mga residente nirereklamo ang ginagawang demolition ngayon ng kanilang mga tahungan. Para bang sila daw ba'y nasasagasaan ng mga proyektong ito alang-alang sa pag-unlad? Isa sa mga matatamaan ng reclamation ang nasa 60 mga tahungan na ipinagawa at ipinuhunan ni Cheryl. Magkanong pinupuhunan mo, Cheryl, sa ano? Ang puhunan ko po, 47,000. Kung 47,000 ang puhunan, magkanong kikitain? Po. Kumita po ng 126,000 po. Sa buong 6 na po yon. So mahigit dumudoble naman po, yung puhunan. Opo. Pero dahil daw sa mga isinagawang demolisyon ng tahungan, halos kakarampot na lang ang kinikita nila. Sabihin ko po yung totoo, ha. Dalawang araw na po kaming walang ulam. Inung isang araw po na kaming ulam, yung taong lang po inulam namin.
Noong 2022, nakipag-ugnayan daw ang local government unit ng Navotas sa mga magtatahong na maaapektuhan ng proyekto o ng reclamation. Ang purpose po is babayaran po yung mga tahungan na matatamaan. Sabi naman nung tao dun sa City Hall na uwi na po kayo kasi hindi po matatamaan yung pwesto nyo. Ayon kasi sa initial na datos, panging ang katabing barangay lang nilang Barangay Tanza 1 at Tanza 2 ang maaapektuhan ng NCBRP. Siyempre po, patag ako dahil hindi ako kasali. Pero laking gulat na lang daw nila na nitong Pebrero may bumabang abiso na lalahatin na po yung pagtanggal ng tahungan. So doon po ako na-alarma, sabi niya. Nung nag-meeting kami. Kailangan kasi nating tagalin yan dahil yan ang utos sa akin ng Supreme Court na linisin daw po yung Manila Bay. Ang tinutukoy ni Cheryl, ang 2008 Supreme Court Writ of Mandamus na naglalayong linisin daw ang Manila Bay para maging akma na paliguan at puoklibangan o leisure area. Ibang-iba sa dahilan na ipinupunto sa proyekto ng NCBRP o ng reclamation. Sa tingin ko po, may project po yan. Buong nabutas po ang sakop, kaya kami pinapaalis. Napakasakit po para sa amin dahil napakalaki ang puhunan. Pero basta-basta na lang po siya tinanggal ng ganun-ganun lang. Gaano kalaki yung tahungan na nawala? Yung sinira nila? Malaki na po eh. Kasi dito pa lang, tanaw mo na yung mga tahungan eh. Hanggang doon po. Kaya lang, nung lumaot kami nung isang araw, ang natitira na lang po, yung mga nandun na lang po sa gilid. Pwede po matira yun eh. Nakailang beses na po kami nakipag-dialogo. Wala po kami nakukuha ang sagot na maayos para sa amin. Kaming mahihirap eh. Lalong pinapahirapan. Tapos ang sabi sa amin itong uli pong pagkidialogo namin noong 26 po, tanggapin nyo na kahit masakit man. Sabi na basura, hindi po basura yan, dyan po kami, yan po ang kinabubuhay namin, dyan po, pagkain po namin yan eh. Ang ikinalulungkot pa rito ni Cheryl dahil illegal daw kung ituring ang kanilang mga tahungan, wala na raw silang kompensasyon o danyos na matatanggap. Hindi raw katulad ng kabarangay nilang si Dodi na noon pa lang 2022 nung nalaman niyang kabilang ang kanyang tahungan sa mga masasagasaan ng proyekto, agad daw nakipagkasundo at nakakuha ng kompensasyon na 3 million pesos. Wala mo kang magawa, tinanggap ko na yung konting puhunan. Ang nakuhang kompensasyon ni Dodi, ginamit daw niya para makapagsimula ng bagong tahungan sa Bulacan. Hindi sa tapat yung ilang milyon na yun, binigay sa akin habang buhay. Una-una, lang mahuli. Wala nang pamamahali ng ista, kaya lahat kami epektado. Sinubukan po naming kuhanan ng pahayag ang local government unit ng Navotas tungkol sa pag-demolish ng mga tahungan na ipinoprotesta ng mga magtatahong, pero hindi sila nagpaunlak. Sa halip, nagbigay sila ng statement. Ilang dialogo na po ang ating isinagawa para mapag-usapan at matugunan ang mga hinaing ng mga may-ari ng tahungan at maipaliwanag ang mga batas na ating sinusunod kaugnay ng pag-aalaga sa Manila Bay. Taong 2022 naman nang di tayo tumanggap ng kahit anong business permit application, bago man o renewal. Sa makatawid simula 2022, lahat ng mga tahungan at paklad sa bahagi ng Manila Bay na sakop ng Navotas ay illegal na at tumatakbo ng walang permit. Taong 2022 din, nagkaroon ng serye ng mga dialogo kasama ang mga apektadong may-ari dahil sa kanilang pakiusap at bilang konsiderasyon sa hirap na dinanas nila dahil sa pandemya. Binigyan natin sila ng pagkakataong makapag-ani pa at pagkatapos niyon ay voluntaryo nilang tatanggalin ang mga nasabing istruktura. Meron daw silang inihain na alternatibong pagkakakitaan sa mga apektadong mamamayan. Kabilang sa ating inilatag na mga programa, ang pagbibigay ng libreng Navobangka, pagpasok sa tupad, libreng test skills training, tulong puhunan o livelihood grant, pati na job referral sa mga kumpanya. Kung susumahin, 3 taon na pong ilegal ang operasyon ng mga baklad at tahungan. Binigyan natin ang mga may-ari ng lahat ng oportunidad para mabawi ang kanilang puhunan at dahil walang binayarang buwis. Kumita na sila ng malaki mula rito sa paglipas ng panahon. Ngunit imbis na mabawasan ang mga baklad at tahungan ay dumami pa ito.
May permit kami hanggang 2022. Baparinyo kami. Sabi, hindi na rin tumatangbang pa ng renew. Kapag sinabi na illegal, magkaroon ng i-demolition yung kanilang tahongan, yan po valid exercise ng LGU. Ating pong estate, meron silang obligasyon ng mga alaga sa kanilang nasasakupan. Talagang may karapatan sila na kunin yung itinakda ng batas na assistance para sa kanila. Kung meron po silang concerns about the reclamation project, they can write us as regulator. Ibe-verify pa rin namin sa ground at sa LGU. Kami po, being the regulator of reclamation projects, kung may violation po yun, pwede po namin silang issuehan ng cease and desist order, notice of violation, and eventually, we can suspend their activity. Yung mga tahong, they are considered as filter feeders kasi they actually filter out the pollution. They have this ability to improve the water quality. In order to solve this problem, mas maiging i-regulate yung dami ng structures instead of i-totally demolish lahat ng mga tahungan doon. Ang reclamation project po ay reversible po ang impact niyan. Una, yung tinatambakan. Mga pangisdaan yan at nandiyan yung iba't ibang mga marine ecosystem. Nagkakaroon ng seabed dredging. Kaya winawasak yung natitirang coral reef frontier ng Manila Bay. Mula noong 2021, nung mag-start yung dredging and reclamation sa Manila Bay, mga 80% to 90% ng total production ng ating mga mangisda ang nawala sa Manila Bay. Panawagan natin, itigil na yung reclamation at iba pang mapanirang mga proyekto sa ating mga coastal area para matiyak natin yung food supply and sustainable supply abot kaya ng mamamayang Pilipino. Sana kaupo, itigil muna ang demolisyon. Hayaan manatili ang magtatahong para magtuloy-tuloy ang industriya na magtatahong. Pag mawawala kami sa dagat, wala rin po kami iniwan sa isda. Pag tinanggal sa tubig, mamamatay po kami. Nakababahala, nakamakailan, may ilang mga gun-related incidents na ang sangkot mga bata. Sa pilitan daw pinasok ang bahay ng armadong lalaki na mabilis tumakas. Isa sa mga tinitignang anggulo, ang pagkakasangkot umano sa ilegal na droga ng ilang malapit sa biktima. Isang tama ng bala ang bumasag sa katahimikan sa Talisay City sa Cebu nitong nakaraang linggo. Isang 14-anyos na dalaga ang di umano pinagbabaril habang sumasagot ng module sa loob pamandin ng kanilang bahay. Ang suspect, armado raw ng baril. Nakuinuktok niya, wakas lang mga bali. Patiran ko nung ang portahan. Patiran portahan niya, doon gikwanan, dot ilan. Ang mga pulis agad nag-imbestiga, pero yung unang statement na pinalabas nila, taliwas sa imbestigasyon na ginawa ng ating kapulisan. Ang mga saksi sa krimen may pinagtatakpan. Hello ako, day. Namakak may pag-una interview. Nahadlo ko na tumamakak, kaya basin, may bawaan sa pulis ang tinuod ba? Sino ba talaga ang bumaril sa dalaga? Sabi ng baho ko, ma'am. Mati na ako, ma'am. Ang biktima, ang 14-anyos na si Jacqueline. Wala raw sa sariling bahay ang ina ni Jacqueline na si Evelyn nung nangyari ang krimen. Nasa kabilang bahay kung saan siya namamasukang kasambahay. Dito ko sa kong amo, napakatukos bata. Katunan ko, nanawag na sila tabang. Alas 9 siguro ito, alas 8 suba. Ito ni gawas ko ang bata kong libyaan. Dito na raw tumambad kay Evelyn ang duguan niyang anak na buhat-buhat ng kanilang kapitbahay. Si Devina agad daw ibinalita sa kanilang ina na di umano pinasok ang kanilang bahay. Ang narunong mga oras na yon, si Jacqueline, si Devina, ang live-in partner nitong si Kenji at ang isa pa nilang kapatid na si Edwin. Si Jacqueline sumasagot daw noon ng module sa kama. Pagbuta ito, mamati pagamata na ako. Yan, igawas ko. Paggawas na ako, pagtanaw na ako si Jacqueline na may dugos na ako. Kaya pagtulalakin, pangayot tabang sa gawas, mato, nidagan ko sa gawas. Nailaki na nga rin, nakabulit, namusil. Namundyo ko kabaw na na, natugman ko, natugme din. Then, nakamata man siya pagbuto. Then, pagmata niya, ayaw ko gipukaw. Kaya nakita man siya kumahod, nagdugudugo.
pero ang naunang salaysay ni Divina nagdulot ng kalituhan. According to the first statement of the victim, it was transpired at 7 a.m. However, it was reported to the police 9:30 a.m. contaminated yung crime scene. At dito nadiskubre ng mga pulis na walang nanloob sa bahay ng biktima dahil ang suspect nakatira mismo sa kanilang bahay. Jacqueline! Ang nakabaril kay Jacqueline, walang iba kundi ang kanyang kuya Edwin. Actually, yung suspect po natin ay under probation po siya dahil sa kasong illegal na droga. Totoo raw na sumasagot ng module noon si Jacqueline. Ako, Junior, natog. Dengi pa, iswag sa kumang Jacqueline ba? Kaya nag-module man sila. Pero pagkapausog daw ni Jacqueline sa kanyang kapatid, bigla raw may dumausdos sa bulsa ng kanyang kuya Edwin. Isang baril na agad pumutok. Ang bala tumama sa mukha ni Jacqueline na agad niyang ikinamatay. Sorry, tol. Wala tuyo ah. Hot kay sa dughan. Katong nihilak ako kay Junior. Ito nang hilak mi dire din. Niyon ako kay Junior nga kanang sorry tol, ba tuyo ah. Ipinakita ni Evelyn ang mga naiwang module ni Jacqueline nung nangyari ang insidente. Ang ilan sa mga ito may bakas pa ng dugo. Ganun sa squid dog yun. Diyos mo absin mo, mahilak to sa pabsinon. Ang baril, isang revolver. Si Divina, nung mga sandaling yun, gulong-gulo na. Isusuplong ba niya ang kanyang kapatid na si Edwin o kanya itong pagtatakpan? Ano nang gagawin natin ngayon? Ano nangyari? Pinayuhan sila ng kanilang kapitbahay na itago natin sa pangalang Andrea. Balikusod mo to, nangari sa timang. Nangari sa nanay siya, huy, paminaw mo, huy, narabay magkuhan ka na mag-imbestiga diri. Anaan yung pag-istoy nga, nay nangari laki. Pero ang malaking palaisipan para kay Divina kung paanong nagkaroon ng baril ang kanyang kapatid. Ang atmos gikuha ni Junior niya yagisod sa bus nga itom. Yan ang nagidun ni Kuan ni Titing niya yagipatapid. Nasaan na rin ba ang suspect? Isang araw matapos ang insidente ng pamamaril sa Cebu, isa pang nakababahalang gun-related incident na nangyari sa loob din ng tahanan ang gumulantang naman sa Negros Occidental. Ang itinuturo namang nakapatay sa isang pulis, ang 7 taong gulang niyang anak. Hindi nagpaunlak ng panayamang pamilya, pero ayon sa mga kapitbahay, madalas daw nilang naririnig na nagtatalo ang mag-asawa. Iwanan. Dapat kayo ang nang-iiwan. Ang pinag-ugatan daw ng kanilang alitan, TikTok Live. Nung time na yon, parang merong isang gifter si tita na loyal sa kanya. Parang nag-chat sila. Pero for friends, wala naman Malaysia. Ang alitan ng mag-asawa, narinig daw ng anak nilang itago natin sa pangalang Julio. Hindi ko man narinig yung kanilang argument. Yung narinig ko lang, may nabasag na mga gamit. Seconds lang, minarinig na ako na putok ng baril. Yung isang anak, lumabas siya ng bahay nila. Pinatay niya daw yung papa niya para wala ng gulo. Ang tatay na pulis, nagtamo ng isang tama ng bala. Ang tumapos sa kanya, sarili niyang baril. Bagamat inamin daw ng bata na siya ang nakabaril sa sarili niyang ama, ang mga investigador nagsagawa pa rin ng paraffin test sa suspect para siguraduhin na nagpaputok talaga ito ng baril. Nag-conduct din po ng autopsy, ma'am, sa body of the victim and also nag-gather din kami ng statements po. Kung sakaling mapatunayan ng bata ang nakabaril, ang maaaring crime po dito ay parricide through reckless imprudence. However, dahil siya po ay 7 years old, meron naman hong nagpuprotekta sa mga kabataan. Ito po yung RA 9344 or yung Juvenile Justice Welfare Act natin, which defines the age of criminal responsibility. Ayon dito sa batas, 15 years old and under are exempted from criminal liability subject to the intervention program of the authorities. Para sa ang trabaho, may kakambal na baril o armas. Paano ba ito iingatan para hindi mapunta sa maling kamay na maaring magdulot ng dahas? Dahil pwedeng iuwi yung baril, so kailangan ito mayroon kang bolt or container man lang na may lock-in. Laging isaisip na dapat keep
out from children's reach. At hindi niya basta-basta ilagay na lang sa kung saan-saan. Bakit may baril ang mga hindi naman dapat magkaroon nito? Para bang cellphone lang na nasa bulsa o dala-dala sa loob ng tahanan? Yung term na paltik or mga illegal na nakukuha na baril o illegal na nabibili na baril, galing po ito sa black market, hindi po ito registrado. At yung mga bumibili po nito ay hindi rin lisensyado. So yung mga ginagamit po ng mga kriminal ay usually ganitong klase. Dapat ang isang aplikante ay at least 21 years old. Magkaroon muna ng license to own and possess firearms. Kailangan niya na pasado siya sa neuropsychiatric examinations. Kailangan pasado rin siya ng drug test. Meron din yung National Police Clearance. Samantala, balik tayo sa insidente ng barilan sa Cebu. Matapos mabaril sa mukha si Jacqueline, ang kanyang kuya Edwin na suspect sa krimen, agad tumakas. Na-charge po siya ng homicide saka illegal possession of firearms. Lumabas po na wala pong lisensya yung baril. May chance to present his defense before the court. Dawit din sa kaso ang mga kapitbahay na ayon kay Divina, nagdulak sa kanilang magsinungaling. Arestado po natin yung dalawa po na suspetyado sa obstruction of justice na nagfabricate ng information, mislead our investigation. Tapos yung isa naman po ay arestado na rin po natin, charged po siya ng obstruction of justice at saka accessory to the crime of homicide. Dahil po sa pagtatago ng baril na material po doon sa insidente na po yun. There was an attempt to cover up. Sakit sa buot, igura mo ko ni Anto, ni Tawa, kaya naluoy ko. Iba niya, ako na gibali. Wala mong kunhingon niya. Uy, itago ang pusil nga. Iba na na, mawa na yung isulti sa polis. Gamahay dyan kung ano ni Tawa ko ngayon ni Anto ko sa ilaha. Magkaroon na kami na gibali siya mga iksuot. Ngayon, ano din ang pangitabo. Si Kim Ji. Nga, kol, ilubo lang na kol, kuhao na lang muna unya. Okay ba, naadid ako dahil ng kaso dahil kung magtago-tago armas. We are not just legally liable, but we are also morally accountable, especially sa mga mahal po natin sa buhay. Ang Pilipinas ay isa sa may pinakamataas na bilang ng mga namamatay dahil sa baril sa buong mundo. That's an average of 20 deaths per month. Gawin nating mas istrikto ang ating batas. Walang lugar ang baril sa isang mapayapang bayan. Gawas lang sa kanang tago karon ay pagtago-tago kay samot imong kwan kaso tubanga sa rin imong igsuon na unsari. Mapusaylo kay igsuon man ang Japon na namo. Unta mo surrender na siya. Kung ang baril mismo bilang bagay ang ating pag-uusapan, walang kaso. Kailangan kasi itong hawakan ng mga mangangalaga sa ating kaligtasan. Pero kung mapunta ito sa maling mga kamay o sa maling lugar, delikado ito. Pwedeng magdulot ng karahasan at trahedya kahit pa sa pinakaligtasanang lugar, ang ating tahanan. Ang probinsyang dating pinangingilagan at kinatatakutan, ngayon handa na raw tumanggap ng mga turista. Ito ang Basilan. Sa mga gustong magdagat ngayong tag-araw, pero ang hanap beach na kakaunti ang tao, ang islang ito sa katimugang bahagi ng Mindanao ang para sa'yo. Presko ang hangin, pino at puting-puti ang buhangin. At sa linaw ng tubig, pwede kang manalamin. Ito ang Malamawi Island. Tumlakam ni Malamawi! Payapa ang buhay sa isla. Malayong malayo sa nakasanayan na natin na imahe ng probinsya. Ang Malamawi Island kasi nakaharap sa malawak na karagatang daanan ng mga barko mula Sulu at Tawi-Tawi na naging pugad at tawiran din noon ng bandidong Abu Sayyaf at ng mga rebelding MNLF. Ang probinsya ng Basilan. Sa 6:30 na ng umaga, talos 2 oras na mahigit na nagbabakbakan ng militar at ang mga miyembro ng MNLF.
mayong payapa na raw ang kanilang isla, nagsisimula na nilang ibida ang kanilang turismo. Mula sa Cabecera, ang Isabela City, 15 minuto ang biyahe ng bangka para marating ang Malamawi Island. Merong 60 meters na boardwalk gaya rin ng sikat na tulay ng Siargao. Ang magkakaibigang Alexandra, Dots at Dayan mula Maynila, dito na piling makipagkita sa kaibigan nilang si Jack mula Cebu para kulayan na raw ang matagal na nilang plinanong travel goal. Makikita yung ingrown mo sa paa. Sa sobrang linaw at ang ganda ng buhangin. Honestly, na-exceed yung expectation. Talaga nagulat ako. Sabi ko, grabe, napakaganda pala dito. Meron po kaming Coast Guard na naka-duty po dito. Matapos magtampisaw, wantusawa silang nagpakabusog sa malalaking alimango, mga lato o seaweed at pusit. The food, yes. Everything, relax. Mabuhay! Sa kalapit na barangay, marami ring naha-harvest na kung tawagin tehe-tehe o sea urchin. Tumulat sa pool, ito na yung hanap buhay namin dito sa Marang-Marang. Mas maganda kung gabi, by buwan, lalabas talaga sila. Kailangan linisin muna yung tinik. Ang mga nahuling tehe-tehe, ipinapalaman nila ng bigas sa loob. Kung tawagin, oko-oko. Ang sarap. Sakto ang lasa. Naging laman dati ng balita ang Basilan nung madalas ditong mamataan ang mga rebelding MNLF at mga teroristang Abu Sayyaf na sangkot noon sa serye ng mga high-profile kidnapping mula taong 2000 hanggang taong 2001. Galing Hulo, napunta sila dito, nagre-recruit. Pero dahil sa kampanya ng gobyerno kontra terorismo, unti-unti na rin daw napulbos ang grupo. Wala na tayong dapat kinakatakutan. Ngayon, pagmamalaki nila ang Basilan, tourist-friendly na raw. Ang tattoo artist mula Amerika na si Teha, aminadong nung una, nagdadalawang isip ng pumunta rito. It's really nice, it's very secluded, it's a great view. Now that I've experienced it, I would definitely come back. Minutes mula sa port ng Isabela City, mararating ang Lampinigan Island. Pasong kami! Lampinigan Beach! Ang ibig sabihin ng Lampinig, bubuyog. Noon daw kasi, maraming bubuyog dito. Nakauna pa, ngayon wala na. Tahanan naman ito ngayon ng mahigit 1,000 mga residente na karamihan mga bakwit o yung mga lumika sa gera. Kana kami bakwit pa ito, ilang pinigan, tinaw kami. Sanya mambono? Ito kami kasi ina elakon maginang tuwag trabaho tuo. Sa pag-usbong daw ng turismo sa probinsya, nagkaroon sila ng regular na pagkakakitaan. Si Iray gumagawa ng tepo o tradisyonal na banig. Si Sara naman, assistant cook sa mga nagluluto ng putahe para sa mga turista. Hindi lang karagatan ng Basilan ang mayaman, pati na sa mga kabundukan ng Basilan. Minahan din ang probinsya ng kung tawagin white gold, kinukuha hindi sa kuweba o ilalim ng lupa, kundi sa mahigit 50,000 hectares na taniman ng rubber tree. Ang balat ng puno, kinakayod nila. Hanggang lumabas ang puti nitong dagta. As a nature, makita talaga natin kung gaano kaganda ang mga puno ng mga rubber. Nakalinya-linya talaga siya. Samantala, kamakailan lang, naglabas ang gobyerno ng Canada ng isang travel advisory babala sa kanilang mga mamamayan sa pagbiyahe sa ilang probinsya ng Mindanao kasama na ang Basilan. Canada still discourages travel to the following due to serious threat of terrorism, kidnapping,
high levels of crime, and violent clashes between the security forces and rebel groups such as Basilan. We are now gearing towards peace and development. Just to correct the information right now, wala na po tayong experiences on the kidnap for ransom since the start of the pandemic. Mayroon kami pong tourist police na naka-assign sa mga turista. Hinihikayat po natin ang Canadian Embassy to reconsider and reaffirm the different places that they included in that list. And I think it's high time na bigyan ng pagkakataon para maipakilala muli. Actually, last year, we were able to record more than 400,000 visitors, which included tourists. Ang Basilan! Parang pangako na sa pag-usbong ng kapayapaan sa kanilang probinsya, tuluyan na ngang mawawala ang terorismo para lalo pang makilala ang kagandahan nito at potensyal sa turismo. Tila sunod-sunod ang mga dagok sa buhay ng komedyanteng si Mura matapos magkasakit. Sa linggong ito, ang kanila namang bahay sa Ligao City sa Albay, nasunog. Naalarma ang mga taga-Sitio Abibling sa Ligao City, Albay sa sunog na nangyari sa kanilang lugar nitong April 27. Kasi malayo po dito yung bombero. Tumawag na lang po ako sa mga kapitbahay para humingi ng tulong. Sige pa, mamista ko yan. Magpagunan sa lang balay. Alas tupok na lahat. Ang may-ari ng bahay na nasusunog, nanlumo na lang daw si Alan Padua na mas kilala nating lahat bilang ang dating artista na si Mura. Sa tagal mong nagtrabaho din na pinaghirapan mo rin to, hindi mo alam, ganito lang din mangyayari ulit. Kasi pangtatlo namin sunog to kalungkot lang kasi bigla rin siyang nawala. Nasunog yung bahay namin ngayon. Isa na namang malaking pagsubok ang hinaharap ngayon ni Mura. Hindi ko alam. Yun ang masakit. Kasi hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Bakit kasi nangyayari to sa amin eh? Kung pwede lang, magpahinga na lang din ako. Tulad-tulad yung pagpahinga ng buhay ko rin. Nitong Webes, binisita ng aming team ang munting komedyante na pansamantala ngayong nakatira sa bahay ng kanyang tiyahin dito pa rin sa Ligao. Kwento ni Mura, nung gabing nasunugan sila, sa waiting shed muna sila nagpalipas ng gabi. Linagyan lang namin ng trapal, paikot. Tapos doon kami natulog. Hindi pwede kasi dito sa amin, may paniwala. Pag nasunugan ka, unang gabi, hindi ka pwedeng makitulog sa ibang bahay. Tapos yung pangalawa, sa kapatid ko na ako nakitulog. Tapos ngayon, pangatlong gabi namin, lumipat na kami sa tito namin. Ipinakita ni Mura sa aming team ang tanging natira sa nasunog nilang bahay. Ang haligi nitong mga bato. Ang dalawang palapag na bahay ni Mura. Naabo. Sa isang hilap, mawala yung pinaghirapan mo, di ba? Akalain kasi mahihina na kaming tao. Bakit ganito? Bakit lagi nilang pagsubok na binibigyan nila sa amin? Ganito na lang lagi. Kahit pilay ako, pinipilit ko pa rin maglinis kasi siyempre gusto ko malinis yung bakuran ko. Ngayon, wala na akong lilinisan. Ipinatayo ni Mura ang bahay taong 2005. 10 taon pong pagtrabaho ko sa showbiz. Ito po yung napondar ko, yung kapatayo rin po ako ng bahay. Nagkita kami ni Rian kanina, hindi niya ako nakilala.
Nung nag-work ako sa showbiz, naponder ko rin to. Kasi yung iba nun, mga kinita ko sa abroad, mga shows, kasama ko sila, Tito Dolphy, na nagko-concert po kasi sila doon. Tapos naman nila kami ni Mahal. Kasi hindi naman biglaan tong bahay ko na to na kunti-kunti lang bago natapos. Ba't nga ako hinahanap? Anong kailangan niyo sa akin? Matapos maglaylo sa pag-aartista, sa Bicol muna tumira si Mura. Dati yung ginagawa ko, kumaakting-akting lang, kumidi-kumidi lang. Ngayon, malayo na yung ginagawa ko sa ginagawa ko dati. Ngayon, tatanim ako ng palay. Hanggang taong 2010, naaksidente siya sa tricycle at nabali ang kanyang balakang. Tapok-tapokan nila ako, saka kasawa na rin. Pansamantalang nagbukas muli ang pinto ng showbiz noon para kay Mura. Nagkaroon siya ng ilang projects. Higit sa lahat, naging daan din ito para muli silang magkita ng kanyang partner in crime, ang matalik niyang kaibigang si Mahal. Huli nating nasilayan si Mura nung namatay si Mahal. Masakit na dibdib, hindi mo mailabas kasi hindi ko naman siya nakita eh. Sana nakita ko siya. Kahit umanaw na siya, napasalamatan ko siya ng sobra-sobra. At may bago na naman ngang trahedya sa kanyang buhay. Dagdag pa sa ikinalulungkot ni Mura, ang ilan sa kanyang mga natupok na gamit, regalo pa raw ni Mahal. Yung binili kong higaan na plastic, binili ko pa yun. Binigyan ako ni Mahal ng pera. Kapanghinayang, siyempre. Ito ang alaala na dito kami ni Mahal nagkita. Hirap na ngayong maglakad si Mura. Kaya nung kasagsagan ng sunog, wala raw siya halos na iligtas na iba pang mga gamit. Ito po yung unang nasalba ko na storage box na lagayan ko ng damit. Actually, pang-araw-araw lang naman yung mga laman nito eh. Ito, nakasalba to dahil binuha to ng pamangking ko palabas. Para akong natunaw. Tapos, karga-karga ko ng hipag ko. Sabi ko, parang ayoko nang makita yung bahay ko na nasusunog na nga. Dagdag kalbaryo ang kalagayan ng kanyang ama na si Juanito, na hirap din makalakad. Nadulas kasi ito nung binisita kamakailan ang nasunog nilang bahay. Hindi ako nakatayo, katuluan nga niya ako kayo. Pwede ka buhat. Gayunman, ipinagpapasalamat pa rin niya na ligtas silang lahat. Pero ano nga ba ang sanhi ng sunog sa bahay ni Namura? Nasunog yung bahay namin ngayon. Ayon kay Mura, ang isa sa mga kwarto sa ikalawang palapag, pinamahayan daw ng bubuyog. Itong legs ko na to, nung mga kinagat-kagat to. Kaya ang mga bubuyog, pinausukan ng kanyang ama ng onlong o yung tuyong parte ng puno ng nyog. Nagdala yung tatay ko ng gunot para umalis. Makalipas ang ilang oras, nanonood kami ng TV. Nawawala yung power. Hanggang meron na lang silang naamoy pula sa pinausukang kwarto. Parang nasunog na kuryente, ganun yung wire. Tapos napansin ko parang may liwanag dito sa may pintuan ng kapatid kong babae. Tapos sinili kong ganyan. Talaga gumagapag na yung apoy. Siguro hindi niya napansin. May nahulog na kapirasong baga doon sa dala niyang may apoy. Lulungkot nga eh dahil nawala yung bahay namin. Wala naman akong pinagsisisihan ganun. Aksidente lang din kasi nangyari. Matanda na rin si Papa. Malabo na rin yung kanyang mga mata. Mahirap naman na pagsabihan mo yung ganyan. Baka kung ano pa mangyari sa kanya eh. Si Mura, hindi alam kung paano ulit ngayon magsisimula. So anong gagawin ko? Ano nilang gagawin namin? Para palakasin ang kanyang loob, sa araw na ito, ang mga kaibigan niya sa industriya may sorpresa. Ang nakakaantig na tagpo, susunod na! Good morning! Bahay ng dating komedyanteng si Mura sa Albay, tinupok ng apoy.
Nasunog yung bahay namin ngayon. Sa Barangay Tupas is ongoing po ang training namin dyan sa mga tao dyan. Sila ay talagang walang maasahan just in case kasi nga doon sa terrain na mayroon sila. Para kahit papaano makatulong sa kanilang pang-araw-araw, ang lokal na pamahalaan ng ligaw nagbigay ng tulong sa kanila. Ito naman po mga grocery ay dagdag tulong namin para sa pang-araw-araw nyo. Ang aming programa nagpaabot din ng financial assistance. Minabuti naming ipatingin ang kalagayan ng kanyang ama. Si tatay, kailangan natin ipa-x-ray yung baga niya, tapos itong hita niya. Kung may fracture, pwede naman natin siyang i-refer sa ortho. Yung sa gamot, meron naman siguro tayo dyan sa center. Maraming salamat po. Sa ngayon po, naghahanap pa rin po kami ng possible referral sa kanila kung saan pwedeng makatulong po sa kanila sa pagpapagawa ng bahay nila. Samantala, para palakasin ang kanyang loob, ang mga dati niyang nakasama sa industriya, may mensahe para sa kanya. Hello, Mura. Nalulungkot ako sa nabalitaan ko tungkol sa'yo. Pero parati kang mag-iingat at nandiyan ng Panginoon para tayo ay parating bigyan ng lakas. Mura, sa buhay natin may isang pinagagalan tayong mabibigat. Pero ito may alam kasi din natin, bumangon lang tayo. Manarig lang tayo sa Panginoon. Hi, Mura! Kamusta ka na? Hope to see you soon. At mag-ingat ka lagi at andito lang kami lagi, kaming mga kaibigan mo sa industriya. Ang dalangin ko muna sa mga oras na to ay lahat kayo ng mga mahal ko sa buhay ay ligtas at nasa mabuti kayong kalusugan at kalagayan. Sana ay one day magkasama-sama tayo ulit, no? Masaya ako dahil kahit paano naalala nila ako. Mayroon pa naman nakakaalala sa akin, ganun. At saka, thank you na rin dahil gusto pa rin nila akong tulungan. Nandito kami. Kung kailangan mo dyan ang mapaayos namin ng iyong bahay, maging part kami sa pag-aayos ng bahay, we will do it. At a little bit of assistance pagdating po sa financial, we will send you. Nanliliit man daw ngayon si Mura sa mga dinaranas niyang pagsubok, nananalangin siyang mulit-muli niyang malalagpasan ang lahat ng ito. Natupok man ang apoy ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Umaasa siyang patuloy pa rin daw mag-aalap ang malasakit sa kanya ng mga dati niyang kasama at tagahanga. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.